Yo, mga sadik! Kumusta kayo dyan? And welcome to my channel! Pupunta tayo ngayon sa weekend market dyan sa may Quezon City Circle. So, hintayin lang natin yung sundo nating motorsiklo. At malapit-lapit na siya ayon sa aking tracking device. So, galing daw yun sa Benguet. So, support natin yung local farmers dahil mura daw ang mga kilo ng mga broccoli, chicharon, and the like. So, mamimili tayo doon. Eto, may dala tayong bag. Tapos, magmumotor tayo para mabilis tayo makarating doon at medyo matraffic sa EDSA. Kaya, pag sasakay kayo ng motor dito sa Pilipinas, kailangan mag-jacket kasi mainit eh. Tapos, mas maganda may hood kasi minsan wala na silang pinoprovide na yung cap para hindi ka mangamoy ulo, di ba? Tapos, mask din para hindi maalikabok, hindi mausok. Yun, tapos, huwag kayong magchachanilas. Hindi po pwedeng chinelas. Kailangan po closed shoes ang suot nyo para pag medyo mewang-gewang si kuya, eh hindi mabisalang ang inyong mga paa. At kung bago kayong cutics, masasira yon, di ba mga sadik? So, na-advise din, may advice sila na magdala ng sariling bag at sariling eco bag kasi syempre mga farmers yon, local farmers. Hindi sila magpaprovide ng mga plastic bags pag nabili. Kaya yon. Hintayin na natin si kuya motorcycle driver. At arakada na tayo papunta doon, no? At isa pa po palang babala kapag sasakay kayo ng mga motorsiklo. Huwag yung nakainom kayo kasi delikado. Kawawa naman si manong motorcycle driver, di ba? Yun. Kuya Romar po? Apo. Yan na. Aangkas na tayo. Ay, joyride pala si Kuya. Andito na po tayo sa Quezon City Hall. Ah, Quezon City Circle, mga sadik. Ayan. Yan yung monument. So, medyo mahirap hanapin tong lugar kapag magko-commute ka. So, yung pingin ko lang sa app ng motorcycle is yung Quezon City Hall Lagoon. So, mag-underpass ka. Tapos, tatawid ka papunta sa circle. Tapos makikita mo na, sundan mo lang kasi may mga taong may mga dalang plastic bag na pinamili. So, ayan nga. Chineck ko lang. Ayan po ang pila. Ayan. Tapos, doon kayo kukuha ng mga produce. Medyo konti na lang yung produce na tinitinda nila. Tsaka may minimum sila, minimum of 1 kilo and maximum of 2 kilos lang, mga sadik. So, siguro dapat mas maaga tayong pumunta dito para hindi masyadong crowded na ganyan ng mga tao at makapili tayo, di ba?
Pero banda doon, sa unahan, may nakita ako parang mga prutas-prutas. Baka yun na lang ang i-check ko at bilhin kasi habang pili. Ligo tayo sa Pawis, mabuti na lang may lilim ng puno. Kaya hindi masyadong mainit. So tingnan natin kung anong mabibili natin banda doon mga sadika. Ang kilo na lang. 180 na lang ang kilo ng mangga. Puro putas pala dito. Uy, may sintamas. Yun, sila nakakagod sila doon. Sigaan na pang pala yun. Meron doon. Tumba dito yung timbor. Kumura doon. Ano ba yan mga sadik? Uwian na. Daming tao. So, ngayon, Sabado, hanggang 7 p.m. ang pagbebenta nila dito sa Quezon City Hall. Tapos, last day nila, I think, bukas, Sunday, mag-start sila ng 7 a.m. hanggang 3 p.m. So, advice ko lang sa inyo mga sadik, agahan nyo para marami kayong mabiling gulay kasi may ibang mga vendors din na nagtitinda pero hindi dun sa pila. Yung mahaba ang pila, yun talaga yung mga galing Benguet. So meron din mga nagtitinda dun, palengke price. So baka malimang kayo na makabili kayo, sa yung effort, bili na lang kayo sa palengke. So support natin mga local farmers natin from Benguet kasi mura talaga eh. So, ulit-ulit ah. Minimum 1 kilo, maximum 2 kilos. So, tomorrow, Sunday, March, anong pecha ba? Sulat ko na lang. Disoriented ako sa date eh. So, Sunday, 7 a.m. hanggang 3 p.m. lang po sila. Gahan nyo mga sadik kasi sobrang dami ng tao. Pipila ka muna bago ka makapamili ng gulay, bago ka magbayad, at bago ka maka-discount. So, kung ikaw hindi pa nagsusubscribe, subscribe ka na. Para masaya tayo pare-pareho. Click nyo na rin yung bell button para updated. And like, share, and subscribe. Don't forget. So, kita-kits. Maraming salamat. And God bless. Elevator po para hindi na tayo mapagod bumaba dito sa hagdanan na to. Ayan, hagdanan pababa.
para makatawid tayo doon sa kabila. Yan na po yung City Hall. Ito yung circle.